Yo, what's up everyone? Good day po sa inyong lahat. Welcome back dito sa channel natin. So, ngayon is Father's Day. Binabati ko lahat ng mga ulirang ama sa buong mundo. Lalong-lalo na dito sa tatay ko, kay Mr. Enrique. Happy Father's Day, Daddy. Tsaka dun sa dalawang kapatid ko, kay Atan, tsaka kay Joseph. Tol, ma-happy Father's Day sa inyong dalawa. Kay Tatay Nick, at tsaka kay paring Janelle. Happy Father's Day sa inyong dalawa. Dahil Father's Day ngayon, magluluto tayo ng isang special na menu. Ang tawag dito is kare-kare. Actually, mga katropa, isa itong sa mga request ng ating subscriber na channel niya is Goosey Wanderer. So yan, Pops, ito na yung request mo. Lulutuin na natin. Kung meron kayong request na gusto nyong lutuin natin, kung kaya natin is titirahin natin yan. Ayan, nabili ko na lahat ng mga ingredients para sa lulutuin nating kare-kare today. Again, binabati ko lahat ng ama sa buong mundo. Happy Father's Day at mabuhay tayong lahat. Welcome back everyone. Nandito na tayo sa ating kusina. So ito na yung pinaka ingredients natin para sa lulutuin nating kare-kare. Hindi siya masyadong kompleto pero nandito yung mga main ingredients niya. Ayan, yung ating baka na cut into cubes. Mga 1.2 kilos yung nabili ko. Lagyan din natin siya ng tatlong talong, tsaka sitaw. Tsaka itong pechay. Hindi masyadong na maganda yung nabili ko pero okay na to. Tsaka itong bawang. Ayan, siguro mga 4 na cloves or 5 cloves lang na bawang ang kukunin natin. Tsaka itong sibuyas. Tsaka peanut butter. At bagoong. Gagamit din tayo nitong black pepper powder tsaka itong glutinous rice or yung malagkit para ito yung magsisilbing pampalapot sa ating kare-kare. Gagamit din tayo ng patis at yung ating pampakulay. Itong achuete powder. Ayan, so simulan na natin magluto ng kare-kare. First step guys, ang pagluluto ng kare-kare, mag-init muna tayo ng kaldero. Ngayon kapag medyo mainit na, lagyan natin ng mga ng mantika. Siguro mga 2 to 3 tablespoon of oil. Depende sa inyo kung anong oil ang gusto nyong gamitin. Sa akin, ang ginamit ko dito is sunflower oil. Kapag medyo mainit na yung ating oil, pwede na nating igisa itong ating sibuyas. Igisa lang natin siya ng mga siguro maximum of 30 seconds hanggang sa maging malambot siya. Ngayon, pwede na nating ilagay yung ating bawang. Igisa rin natin siya hanggang sa maging golden brown. Kapag okay na yung ating sibuyas at bawang, pwede na nating igisa itong ating beef cubes. Actually, mga katropa, ang ginawa ko dito, pinakuluan ko na siya. Pin-pressure cooker ko na siya ng mga 20 minutes para malambot na yung ating baka. Igisa lang natin yung ating baka ng mga 1 to 2 minutes. Pagkalipas ng 2 minuto, pwede na nating timplahan itong ating baka ng black pepper. Tapos igisa lang natin siya ulit hanggang sa kumalat yung paminta, bawang at sibuyas doon sa meat. Ayan, pagkagisa, ilagay na natin yung ating beef stock o yung ating pinagpakuluan ng baka. Kung gusto ninyo, dagdagan nyo pa ng tubig kung gusto nyo medyo masabaw yung inyong kare-kare. Paano masabi? After nyan, antayin lang natin kumulo siguro ng mga 10 minutes total. Malambot na itong ating baka. Takpan na lang natin at balikan natin ng mga after 10 minutes. Pagkaraan ng 10 minuto, panigurado kumukulo na ito. Ngayon, pwede na natin ilagay itong ating peanut butter. Guys, sa paglagay ng peanut butter, sukatin nyo na lang kung gaano karami ang gusto ninyo. Ngayon, pag medyo matabang sa peanut butter, dagdagan nyo na lang. Kasi itong sa akin, inilalagay ko lang dito siguro mga 2 to 3 tablespoon of peanut butter. Pag matabang, dagdagan nyo na lang. Tapos, haluin lang natin hanggang sa matunaw or madissolve na yung
peanut butter. Ayan, medyo na tunaw na yung ating peanut butter. Pwede na nating ilagay itong ating achuete. Itong achuete powder natin tsaka yung glutinous rice powder, pinaghalo-halo ko na at nilagyan ko ng tubig. Ngayon, kung gusto nyo ng medyo mapula yung inyong kare-kare, dagdagan nyo na lang nung achuete powder. Ayan, haluin lang natin at hantayin natin ulit na kumulo. Ayan, pagkakulo, pwede nating timplahan ng kaunting patis. Siguro mga 1 tablespoon of fish sauce. Ayan, pwede na nating ilagay yung ating gulay. Unahin natin itong ating sitaw kasi ito yung medyo matagal maluto. Pagkatapos yan, isunod na natin itong ating talong or eggplant. Ayan, kung naaamoy nyo mga katropa, napakabango niya. Amoy na amoy mo yung peanut butter. Halu-haluin lang natin siya at hintayin nating kumulo hanggang sa medyo lumambot yung ating talong at yung ating sitaw. Pero mga katropa, huwag nating masyadong i-overcook yung ating gulay kasi hindi masarap yung gulay na kapag overcook eh. Ngayon, kung sa tingin nyo medyo luto na yung inyong talong at sitaw, pwede nyo lang isunod yung pechay. Ngayon guys, hinalo ko na dito yung, nilagay ko na dito yung ating pechay, pero kasi mayroong iba na gusto hiwalay yung pechay, tapos yung iba naman gusto yung talong o yung mga gulay toppings na lang siya dun sa pinaka kare-kare. Pero itong sa akin, ang style ko dito, hinalo ko na lahat. So ito, luto na yung ating kare-kare, bagoong na lang ang kulang tsaka mainit na kanin. Pwede na natin siyang i-transfer sa serving bowl at kainin. Ito na ang ating kare-kare mga katropa. Lagyan na lang natin ng bagoong sa side para kumpletong-kumpleto na yung ating kare-kare. So again guys, thank you again for watching. Sana nagustuhan nyo yung ating niluto ngayon. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Again, sa lahat ng ama sa buong mundo, happy, happy Father's Day sa inyong lahat at mabuhay tayong lahat. I'll see you on my next video guys. Peace out.